So guys, welcome back again dito sa aking munting YouTube channel. Ako po ulit si Kuya Jess Moto. So guys, today's ating tutorial is about sa paglilinis at pagkakalas ng ating fuel cap pati ng ating strainer screen ng TMX125. So ito po yung nasa loob ng tangke. So guys, pati yung function ng ating fuel cap, yung on tsaka yung reserve. So guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video gaya po nito. So ito guys, napaka basic lang ng tutorial. So sa mga TMX nyo na matagal na hindi pa nakakalas yung ating fuel cap, yung ating fuel strainer, so ito na yun guys, tuturo ko sa inyo kung paano. So yun yung ating unang gagawin guys. Siyempre, papatuloyin nyo muna yung gas ng ating tangke or aalisin nyo yung laman ng ating fuel tank. Para once nakanalas natin yung ating fuel cap, wala na matapong gasolina. So walang masayang na gas. So once na na-drain nyo na yung gasolina ng ating tangke, gagamit po tayo guys ng katala para maikot natin yung nut na naghahawak sa ating fuel cap. So doon po siya nakakabit sa ating fuel tank. So ang paghigpit, ang pagluwag po niya guys is counterclockwise. And then naabang nyo siya ng pansahod o kaya basahan para in case na mayroon pa natirang gasolina sa loob ng tangke, hindi siya matatapon. O kaya naman hindi siya pupunta doon sa part ng may stator para iwas tayo sa shorted. And then pag nakalas yun na ating fuel cap, kukuha tayo ng long nose para mahila yung ating fuel strainer screen. So nasa loob po siya ng tangke. Yan, ganyan kasimple lang guys. Tingnan nyo kung gano'ng kadumi na ang fuel strainer screen ng aking motor. 6 years na po yan guys. So kung ang motor niya po ay mahina yung flow ng gasolina, so parang kinakapos pero madami naman kayong gas, so guys, baka ito na yung problema. Posible. So madami nang nakabara sa ating strainer screen. Tapos meron siyang o-ring. So kung meron tayong pamalit, pwede natin siyang palitan ng bago. So yun guys, ilinisin natin. So yung part na may dumi, so dyan po yung ating reserve. Dyan po yung reserve, dyan po gumagana yung ating gasolina pag naka-reserve. So doon siya dumadaan sa mababang level. So kung ang inyo naman guys ay tangke ay puno, yan yung taas na level, yan yung gumagana. So pag lumapas siya dun sa range nung taas na level, nung taas na screen, so hindi na po gagana yung on natin. Pag bumaba na siya level na yan, yan. Pupunta na siya sa reserve. So reserve na yung gagana. So yung taas is on, tapos yung baba naman natin is reserve. Yan. Kaya kung makapansin nyo, madami yung gas tapos namatay. So kailangan nyo na siyang i-reserve. Tapos guys, meron siya sa loob na parang goma. Pinakatapon sa dulo ng ating fuel cap. So yung pinaka-tube ng ating fuel cap. So gagamit kayo dyan ng pansundot na clip o kaya ikawad na manipis, maliit, para makuha nyo yung tube. And then pati yan guys yung sa pinagpapasukan ng ating strainer screen. So kailangan natin nilisin. So pwede nyo tanggalin yung takip ng tangke. Kailangan tanggalin yung takip ng tangke para pwede nyo siyang hanginan sa ibabaw para lumabas din yung mga natirang dumi. Napaka basic na nito guys. Kaya nyo na ito guys. Hindi nyo na kailangan bumunta sa mekaniko. So ito guys yung sinasabi kong pangsundot. So kumuha ako ng paper clip para makuha ko yung tube sa loob ng ating strainer screen. Kasi siya guys naiiwan. Yan yung inilalagay sa dulo ng tube ng fuel cap. Yung pinakadaloy ng gasolina. So nakalagay sa ibabaw yan. Nakaharang siya dun sa daanan ng gasolina. Para pag naka-on, hindi siya lalabas dun sa reserve.
Yan. Yan yung maliit na tube. So, napaka ano lang. Maliit lang siya. So, doon siya nakalagay sa dulo ng tube ng fuel cap. So, kailangan yan guys, pag ipapasok nyo is sasama siya sa paloob. Minsan kasi, naiiwan yan doon sa dulo ng fuel strainer screen. And then, syempre, mismong fuel cap, dinisin natin. Tapos, guys, meron pa yung strainer sa ilalim. So, gagamit kayo ng 10mm na pangkalas, socket or box wrench para makalas nyo yung takip. So, ang sukat nyan is 10mm. So, meron pa siyang strainer sa loob. Yan. Yung kinakalas ko. So, kailangan linisin nyo rin yan, guys. Yan. Tignan naman, guys. Napakadumi na. So, kailangan matanggal yung bara para suabe ang pagbaba ng gasolina natin. So, guys. Isa pa rin tong kung sakaling yung motor nyo is naka-on, maraming gas, tapos hindi siya bumababa. Isa rin po yan sa problema, guys. Posible. Na nagbabara na yung ating strainer screen. So, kailangan nyo lang siyang linisin ng mabuti. Yan. And then, guys, meron siyang o-ring. So, sa pagbabalik, itatapat nyo lang yung butas ng ating strainer screen dun sa butas ng fuel cap. Yan. Kapag nyo na, guys. Meron siyang butas. So, hindi na kayo magkakamali yan, guys. Tapos, yung o-ring. And then yung takip. So vice versa lang guys, vice versa. So kailangan iwasin yung maipit yung ating o-ring. Kasi pwedeng mag-leak yan. So kung meron tayong pamalit, pwede natin siyang palitan ng bago. So yan, ang paghihigpit yan guys is tamang higpit lang. So hindi siya pwedeng mapasobra kasi pwedeng maipit yung ating strainer screen, pati yung o-ring. So yun guys, yan yung tube na sinasabi ko sa inyo kanina. So kailangan, pag ipinasok nyo yan, hindi siya maaalis din sa dulo. So kasi minsan, naiipit yan dun sa pinakailalim ng strainer screen. So yun yung humaharang sa gas pag siya ay naka-on. So pag bumaba, yan. Yan yung on niya guys ha. Papaliwanan ko sa inyo, yan yung kanyang on. So pag marami tayong gas, kung mapapansin nyo, nakaturo yung arrow dun sa drawing na maraming laman. Yung para siyang baso na puno. So, yun yung ating on. Pag marami tayong gasolina. Yan. So, yung dulo nung adyasa ng fuel cap, nakaturo sa baba. Tapos, yung matilos na part, dun siya nakaturo sa taas. Yan. So guys, yan. Kailangan, nakikita nyo, yung tube kasama yan sa loob. So kailangan hindi siya maiiwan. So yun sa on, yun ang gumagana. Kasi marami, pag madami tayong gas, andyan yung level. So pag bumaba na siya sa level na yan, naubos na yung gas natin, i-reserve naman natin siya. So ang gagana naman sa kanya is yung ilalim na screen. Doon naman papasok yung ating gasolina. So, yan naman yung ating reserve. Yan. Yung matulis na part ng fuel cap na bukasan, nakaharap sa baba. So, yung drawing naman niya is parang baso na konti na lang yung laman. So, sa mga nalilito, sa mga nagtataka, nagtatanong, yan po yung on at reserve. So, yung anong yan, position na yan is reserve. So dahil kakunti na po yung gasolina ng aking motor, in-reserve ko na po siya. So guys, tandaan nyo yan, yung on at saka yung reserve. Dahil wala pong fuel gauge yung ating TMX 125 Alpha. So pag nag-reserve tayo, dapat magpagasolina na tayo. And then at saka natin siya i-on. So, yung part na yan, yung sa gitna nakaharap, is patay ang gasolina.
So wala pong tutulong gas pag nakaganyan ang posisyon ng ating fuel cap. So ibig sabihin po naka-off. Sarado yung butas ng fuel cap pag ganyan ang posisyon. So siya ay naka-horizontal. And then ibabalik nyo lang ulit guys, napakasimple lang. Hihigpitan nyo lang siya ng tama, ng ating katala, yung kanyang nut. Tapos ipoposisyon nyo lang yung ating fuel cap nang nakaharap ito sa atin. So yung dating pesto niya. So ganun lang guys, kasimple. And then ibabalik nyo na yung hose dun sa ating carburetor. Tapos lalagyan natin siya ng gasolina. So guys, ganun lang kasimple maglinis ng fuel strainer screen. Magbaklas at magkabit. Tapos sasabi ko na rin yung function ng fuel cap, yung on at saka yung reserve. So guys, sana ay nakatulong to sa inyo. Excuse me guys, yung knowledge na nabigay ko sa inyo, yung pagkakalas. So kung matagal lang TMX nyo, sa mga kung pwede, every year linisin nyo yung ating fuel strainer screen para smooth yung ating fuel flow. Kasi minsan yan lang yung nagiging problema. Mahina ang supply ng gasolina dahil barado na siya. So guys, yung ating tutorial is hanggang dito na lang. So maraming salamat guys sa pakikinig. Sana natapos yung ating video, sana meron kayo natutunan. Muli po sa mga bago, kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, Kuya Jess Moto, please subscribe, hit the notification bell, syempre like, share, and comment. Maraming salamat guys. God bless us all. So abangan nyo lang po yung ating mga iba pang tutorial. So marami tayong mga basic tutorial na nakahanda. So para po ito sa mga beginner at mga newbie. Maraming salamat guys. God bless.